Hello, people! Welcome back to our channel! Yon! So, first of all, we would like to thank you all sa lahat po ng mga nag-follow sa amin sa Facebook. Yes, 5,000 followers na po tayo sa Facebook. And just a month. Yes, thank you so much po. At sa lahat din ng nag-subscribe sa amin sa YouTube, salamat sa suporta. And please continue to watch our videos. Yes. Dahil po sa dami ng nagtatanong pa rin, and nag-PPM sa amin about their love problems, yes, we decided to make another episode of our Payo series. Yes. Oh. Oo, kasi parang in demand tayo ngayon kasi alam niyo na magba-Valentine's Day. So, oo naman. Araw ng mga puso, pero hindi lahat masaya dahil meron sila pinagdadaanan. So, andito kami, itatry naming tulungan sila para masagot yung mga katanungan nila at mapagaan kahit papano yung pinagdadaanan nila. Oo naman. So, huwag na natin patagalin pa. Start it, baby. So, for our first question from Princess Rain B. Tuazon. Ba't po ang bilis maka-move on ng mga lalaki? Yung ng mga lalaki. Hindi naman siguro sa mabilis kami maka-move on. Hindi lang talaga showy yung mga lalaki ng feelings nila. Kumbaga, hindi porket nakikita nyo aming masaya, tumatawa, eh, okay na talaga kami. Deep inside, kinikim-kim namin yung nararamdaman namin. Hindi namin lang pinapakita. Yes. Aww. Kasi yung mga lalaki, hindi naman talaga normally emotional yan eh. Uh-oh. Or hindi talaga nagpapakita ng emotions nila. Yun. Kasi nga, sabi mo, diba, nagpo-portray yung mga lalaki ng strong personality. Yes. Tama. Next question is from Alia Ann Quiletternal. Bakit po kapag ang babae ang nag-cheat ng isang beses, sobrang hirap para sa lalaki na patawarin ang girl? So, sasagutin ko muna sa part naming mga lalaki. Kasi, normally, hindi naman lahat, ha? Hindi ko nila lahat ng lalaki. Kapag ang lalaki nag-cheat, hindi dahil emotionally attached siya ron sa babae. Mm-hmm. Siguro dahil lang na-tempt siya, dahil lang nilandi siya, dahil lang lasing siya. Yung parang na-tempt lang talaga siya, pero ikaw talaga yung mahal. Oo, yun. Yun yung ibig sabihin. Na-tempt lang siya, pero at the end of the day, ikaw talaga yung mahal niya. Yun. Nagkamali lang siya eh. Oo. Yun. Sa part naman ng babae, sasagutin niya yan. Oo. So, sa babae naman po tayo. Kapag po kasi yung babae nag-cheat, alam mo, may emotional attachment eh. Yung talagang yes, na-fall talaga. Yung napamahal na talaga siya sa new guy. Mm-hmm. Kaya siguro mahirap tanggapin sa mga lalaki na nag-cheat yung girlfriend nila. Kasi alam nila na yun na yun. Kung baka hindi lang landian or what. Iba kasi tayo mga babae magmahal. Kasi At saka mahirap kasi sa part ng lalaki. Pagka yung ego nila natapakan. Yung pride kasi ng lalaki medyo mataas eh. Totoo yan. Yung baka sinasabi nilang iniputan ka sa ulo, parang ganun. Kaya mahirap para sa amin yun. Yun eh. Totoo yan. For next question from Laika Jean De Vera Robosa. Ate, ba't ganon? Ginawa ko naman ng lahat, bakit parang may pagkukulang pa ako? Bakit sa lahat na ipagdadamot sa akin ni God siya pa? Bakit? Na baka kaya tayo iniwan ang mga taong mahal natin. Kasi baka mayroong bagong darating na mas okay. Una sa lahat, tama yung ginawa mong ginawa. Yun, i-comment ka namin sa ginawa mo yung lahat. Kasi yes, at least, at the end, wala kang pagsisisihan na sana ginawa ko to, sana ginawa ko yun. Mm-hmm. Para, kumbaga, you did your best. Yes. Para isalba pa yung relationship nyo. At saka meron kasi mga taong hindi nakukontento. Yes. Yung parang naghahanap pa sila ng wala sa'yo. Alam mo yun? Yung parang binigay mo na yung lahat eh. Pero parang may kulang pa rin. Yun. Pero hindi nila alam sa sarili nila na sila din nagkukulang or sila din di perfecto. Hindi nila napapansin yun na may pagkukulang din naman sila. Mm-hmm. And yung tanong mo na kina-question mo si God na bakit ano yun? Siya pa yung ipagkakait sa'yo. Ipagkakait sa'yo. Gets mo na yun, kaya pinagkait siya sa'yo ni God. Kasi merong para sa'yo. And merong better person na nilalaan sa'yo si God. Yes.
Kumbaga may niluluto si God para sa yung mas masarap. Kumbaga ganun lang yun. Huwag mo siyang questionin. Alam niya yung ginagawa niya. Yun. So from Kayla Canlas Kizon, sino pipiliin mo? Nagmamahal sa'yo o mahal mo? So yung parang kanta lang to ni ano, KZ Tandingan. Sino ang pipiliin ko? For me, ang pipiliin ko is yung nagmamahal sa akin. Nagmamahal sa akin. Agree ako sa kanya. Yun din yung pipiliin ko. Yung nagmamahal sa akin. Kasi... Ang tanong kasi, kung yung mahal mo, mahal ka ba? Eh, yung nagmamahal sa'yo, mahal ka na niya. Eh, ang dali na lang nun. Hello? Hindi rin madali yun. Kumbaga, sabi nga nila, mas madaling matutunang mahalin yung mahal ka. Yun nga. Yun, kesa yung parang... Yun yung point ko. Sa kung hahabulin mo yung mahal mo na hindi ka naman mahal, wala talagang mangyayari. Yes. Habol ka lang ng habol. Mapapagod ka rin. So, dun ka na lang sa taong iche-cherish ka ba? Oo, tsaka masasaya ka dun sa taong yes. Mahal ka talaga. Matututunan mo yung mahalin. Mm-hmm. Tsaka, kung hindi mo naman din talaga mahal, ay kung wala ka naman din talagang feelings para dun sa nagmamahal sa'yo, mm-hmm. Mag-aram ka na lang din talaga nung magiging mutual yung feelings mo for each other. Huwag mong patulan yung taong ayaw mo talaga. Oo, diba? Patulan mo kung may pag-asa. Oo. Kasi matututunan mong mahalin yung taong. Oo. Yun. Eh. Kasi kung ipipilit mo din yung feelings mo dun sa mahal mo, pero hindi ka talaga niya mahal, wala. Mm-hmm. Wala mangyayari. Yun talaga yung walang mangyayari. Pero kung nakikitaan mo din talaga ng pwedeng maging kayo, why not? Kumbaga para kayong, yung alam mo yung pusang hinahabol yung buntot niya. Oo. Hindi niya mahabol-habol. Yes. Kasi nga, hindi ka mahal ng tao. Oo. So, kung papabiliin ka kung mahal. Mahal mo o mahal ka. Oo. Doon ka sa mahal ka. Mahal ka, di ba? Oo, yes. Agree kaming dalawa. Mahal ka. Next question from Charlene De Vera. Ate, paano kung yung mahal mo may mahal ng iba pero di mo kayang iwan? Ako, mahirap to. So, yung may mahal ng iba? Oo, parang yung boyfriend niya may mahal ng iba. Ah. Pero siya, andyan pa rin, ayaw niyang bitawan. Ganon. Oh, masakit yun, ha? Mahirap. So, parang ikaw na lang yung... Kumakapit. Nakakapit, pero siya bumitaw na. Yes. Paano nga ba? Kumbaga parang yung tanong din nito yung kanina eh. Hinahabol mo rin yung taong mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Oo. Parang yung boyfriend niya, may iba ng mahal. Pero siya, andyan pa rin, nakakapit pa rin. Hmm. Kung ginawa mo naman na talaga lahat, siguro, ano, time to, ano na rin. Let go. Mm-hmm. Kasi mahirap yung... Huwag mong saktan yung sarili mo. Yung kumbaga enough na. Nakakapit ka pa pero siya bumitaw na. Time to ano na lang. Accept the situation na meron na talaga siyang ibang mahal. So yung time na ginagawa mo para habulin siya or what, i-google mo na lang sa ibang, sa sarili mo. Or kung, sa, kumbaga sa ano, worth it. Na tao. Mm-hmm. Don't waste your time. Oo. Yun nga. Kasi time is gold. Kasi kumbaga, respeto na lang din sa sarili. Oo, respeto sa sarili mo. Yung habol ka ng habol, pero wala naman nangyayari. Yung alam mo na talagang wala nang pag-asa. Mm-hmm. Time to, ano na, let go. Let go. We feel you. It's hard. Yeah. Message mo lang kami. Nag-usap tayo. So, medyo mahaba po itong isa. From Shinalin Susay Asuit Navarro. Ang haba ng pangalan nila. Sana po masagot nyo. Bakit po ganon? Pag may nagmamahal sa akin, like as in na nag-e-effort and etc. Tapos, I don't feel the same way. Kasi wala talaga eh. Parang nakukonsensya ako na i-reject siya. Kasi baka yung relationship... sorry. Kasi baka yung relationship namin nung tao is baka mawala. Ganon. Halimbawa, friendship. Yung para bang nakukonsensya ka na baka masaktan mo siya kasi takot kang makasakit kaya tinatago mo na lang. Ano po ba dapat kong gawin? So parang ano to eh. May gusto sa kanya yung friend niya. Or yes. Nagtapat sa kanya yung friend niya. Friend niya. Kaso, natatakot siyang i-reject. Busted. Yung busted din ba? Oo. Kasi ayaw niyang mawala yung friendship nila. Gusto niya i-save yung friendship nila. Pero,
may papaya namin sa iyo. Huwag mo nang patagalin. Oo. Sabihin mo na yung sabihin totoo mo sa na yung kanya. Totoo. Kung ano ba talaga. Kung may pag-asa ba o wala. Mm-mm. Kasi para... Kasi mas lalo siyang masasaktan kung patatagalin mo pa, di ba? Then, wala lang din. Oh, diba? Then, wala lang din. Lalo kung magka-crack yung friendship nyo. Pero kung at the first... In the, ano pala? At the first place. At the first place, sinabi mo na na, oh, ganito lang talaga tayo, friends lang. Mas matatanggap niya yun. Kumbaga, hindi na siguro siya ng effort na parang ganito. Kasi kung bibigyan mo pa siya ng parang hope na meron kayong chance, yun yung mas masakit. Kasi umaasa siya eh. And if ever man na magsabihin mo na sa kanya or babastagin mo siya or ire-reject mo na siya and magalit siya sa'yo, give him time. Give him time. Or siyempre, space. Nasaktan yung tao. Nasaktan. Pero kung okay naman kayo nung sinabi mo sa kanya, tuloy niyo lang yung friendship niyo. Salbahin mo yung friendship kasi, kasi ano yan? Importante. Tinitreasure yan. Eh, ayun, tsaka normal lang na makonsensya ka. Kasi may masasaktan kang tao. So parang nagtatalo yung damdamin mo kung sasabihin ko na ba o hindi. Ibig sabihin, you care about that person. Concerned. Oh, yeah. Maganda yan, nakaka-feel ka ng konsensya. Kasi kung wala kang konsensya, naku po. Next question is from Renchelle Lacetona. Paano pag nawalan na siya ng time? Nawalan na siya ng time. Marami kasing reasons ba't siya nawawalan ng time sa'yo eh. So, better, tanungin mo siya. Oo. Pwede kasing busy siya sa trabaho. Pwede siyang busy sa trabaho. Madami siyang ginagawa or... Hindi naman porket nawawalan siya ng time, it means na meron na siyang binibigyan ng time niya na ibang babae, ganun. So, pinakamaganda talaga, tanungin mo siya, ganito, bakit ka na nawawala ng time sa akin? O baka naman kasi busy lang siya. Busy sa trabaho, busy sa school, kung nag-aaral pa siya. Or busy siya sa family niya. Yun. Ano kasi, masyadong general yung masyadong bro niya kasi, bakit pero... nawawala na siya ng time sa akin. Next question is from Carla Bryce Gonzaga Estareja. What if nagbago na yung tao? So, yun. Madami kasing reasons ba't nagbabago yung tao. Yes. Napaka-broad yung question eh. Pwede naman kasing may ginawa ka, kaya nagbago na siya. Or pwede ring busy siya, nawawala na siya ng time sa'yo. Kaya feeling mo, nagbago na siya. Hindi na siya yung tulad ng dati na nagte-text-text, lagi, gano'n, nangangamusta. So, ang pinaka-magandang gawin mo is... Yun, tanongin mo siya. Yun lagi yung problema ng relationship. Yung communication ba? Yung connection yung dalawa. Kailangan kasi minsan pag-usapan nyo lang yung problema nyo. Minsan di naman, maliit na bagay lang eh, na pag-uusapan. Kumbaga, hindi kami yung makakasagot niyan. Mm-hmm. Kayong dalawa. Oh. Yun, mga ganong tanong. Kayong dalawa yung makakasagot nun. What if nagbago? So, kung nalaman mo na yung reason, ba't siya nagbago? Pwede ka ulit magtanong sa amin. Yes. Mapapayuhan ka namin kung anong gagawin. Pag yung problema na talaga, alam yan. Pero yung hindi pa natin alam yung rason, ba't siya nagbago? Mahirap yun sagutin. Nasa sa inyong dalawa yan kung paano mo malalaman ba't siya nagbago. So, for the meantime, kausapin mo siya. Oo, kausapin mo. Mag-usap kayo. Next question is from Angela Tavara II. Wow, the second. Ate, ba't ganon yung mga boys? Ang bilis nilang makahanap ng iba. Boys na naman. Hindi kami mabilis makahanap ng iba. Hindi mabilis makahanap ng iba yung mga boys. Ano lang sila? Sila lang yung hindi nagmumukmuk na tulad namin mga girls. Sila yung nakikipag socialize talaga. Yung parang hindi nila pinapakita na weak sila. Alam mo yun? Kaya... They mingle with kasi other nga, people. Kasi nga, pinoportray namin na ano kami, strong personality. Mm-hmm. Pero deep inside, hindi mo na lang alam na nasasaktan din kami. Kumbaga, pinili na lang namin mag-move on or i-accept yung situation. Ganun kasi. Pero ang tanong niya, ang bilis makahanap ng iba. Depende kasi yan kung yan matagal yung relationship. Actually, niyo. Hindi lang naman lalaki yan eh. Hindi lang naman lalaki or babae yung mabilis makahanap. Or depende din yan sa relationship niyo. Kasi kung matagal yung relationship niyo, tapos ang bilis niyang nakahanap ng iba, may something. So, siguro... Baka,
ano, mayroon na talaga siyang kaano while kayo Oo, pa while and kayo then pa. Kasi kung matagal na talaga yung relationship nyo, tapos parang isang buwan lang may iba na. naghahiwalay kayo, Isang di buwan ba? lang may iba na siya, 'di ba? Parang may something Parang ganoon. mayroon pang time ka dapat mag-grieve ka Oo. muna, ganun. Yun. Pero kung talagang instantly, meron na siya agad. Ano siya? I-question mo yun eh. Parang Oo. may big question mark yun. Oo. Di ba? But parang kaka-break lang namin, nakita ko Kaka-break siya mo may lang, iba meron na. na agad, di ba? Diba? Parang iba yun. Iba. Alam mo na yung reason ng breakup nyo pagka ganun. Or kung ikaw naman yung naipag-break, huwag mo na siyang questionin, ba't siya naghanap agad ng iba? Oo. Totoo Ikaw yun. yung may kasalanan. Diba? Oo. Yun. Yan lang yung masagot And meron ko. din kasi ibang lalaki talaga na naghahanap ng comfort. Yung pag-break, nakipag-break sila, or binrekan sila, naghahanap lang sila ng comfort sa friend nilang babae, best friend nilang babae, or Baka kakilala hindi nilang naman babae. sila. Hindi naman sila, napagkamalan lang. Ganun. So, yun. Tsaka, depende din yun. May babae rin ganun. Oo, madami. Hello? Yes. Next question is from Diane DC San Gabriel. Hello po! Maghihingi lang po sana ako ng konting payo about sa boyfriend ko and best friend niyang girl. Nalimitahan lang po yung pagkikita nila or bonding. May So, twist, di ba? May twist dun sa tanong niya eh. Yung boyfriend niya kasi, sabi niya, may feelings dati dun sa best friend. Yes. Yung, kaya medyo na ano siya, nangangamba. Oo. Kaya gusto niyang limitahan yung pagkikita ng boyfriend niya sa best friend. Papayo mo. Actually, hindi mo na kailangan dapat sabihin yun sa boyfriend mo na limitahan yung pakikipagkita niya dun sa best friend niya kasi alam niyang nagsiselos ka. Parang alam niya na dapat sa sarili niya na hindi niya gagawin yun kasi masasaktan ka or nagsiselos ka or parang hindi kayo, magkaka-issue kayong dalawa, ganon. Pero hindi mo dapat totally na tanggalan Pagbawalan. sila ng time sa isa't isa or pagbawalan magkita kasi best friend niya yun, parang Oh, part ng part life ng niya. buhay niya yun eh. Oo. So, kumbaga hindi lang sa'yo umiikot yung mundo niya. Meron din siya mga friends. Kung occasionally nagkikita sila, bakit mo naman sila pipigilan? Pero kung parang araw-araw na lagi sila nagkikita at sila lagi magkasama at mas marami na siyang time sa best friend niya, eh bakit hindi na lang sila ng best friend niya? Yeah, ganun lang eh. May sinabi kasi siya doon na parang nagsisinungaling daw yung boyfriend niya na pag nagkikita sila ng girlfriend. Parang hindi sinasabi sa kanya or pag nalaman niya nagsisinungaling din. Yun, isa pa yun eh. Mali yung ginagawa ng boyfriend. Bakit ka naman kasi magsisinungaling Magsisinungaling. kung wala naman kayong ginagawang masama ni best friend, di ba? Pero nabanggit din niya na ang dinaylan daw ni boyfriend sa kanya kasi nagagalit daw siya either way. Parang kahit sabihin or di sabihin, nagagalit Magagalit siya. siya. Kaya siya nagagalit nga kasi nga, nararamdaman niya na palagi na lang. Tapos di ba? Tsaka, siguro nararamdaman niya na parang may May something, kaya something. nangangamba nga siya. Pero yun nga, dapat hindi niya, yung kung ako sa boyfriend niya, ako na talaga yung didistansya. Alam mo yan? Distansya, amigo. Kasi, alam ko masasaktan yung girlfriend ko, so ba't ko pa gagawin? Tapos, dapat yung best friend, naiintindihan Oh, niya si yung best mga friend ganun. dapat ano din, nagiki-cooperate. Oo. Di ba? Parang, hello, nag-aaway na nga yung mga tao. Pwede mo naman sabihin sabihin si best friend mo na, oh, wag mo na tayong magkita kasi nga, nagagalit na siya yung girlfriend mo, gano'n. Pinagseselosan niya na ako, ayoko maging dahilan ng breakup nyo or what. Dapat Yun. si best friend nakakaintindi. Nakakaintindi din si best Ganun. friend. Yan. Kasi kayo eh. And dapat yung selos na sa lugar din. Alam mo yan? Oh, tsaka, kung Okay lang magselos. Okay lang. okay lang magselos pero kung nasa lugar. Kasi kung wala naman silang ginagawa ni best friend, bakit ka magsiselos, di ba? Kung friends-friends lang talaga, update sa isa't isa. Pero kung meron na talagang something Something. fishy, doon, that's the time na confront him. Ano ba Totoo. talaga? Yan. Next question is from Shalima Haji, yes sir. Ate, deserve ko na bang sumuko? Ginawa ko naman kasi ang lahat para ibalik yung dating kami. Pero kahit anong gawin ko, wala at wala pa rin nangyayari. Almost 7 months na akong lumalaban.
Pero matagal na akong sinukuan. Deserve ko na rin bang sumuko? Mahal na mahal kita. At ang sakit-sakit na. Yes! Deserve mo nang sumuko. Oo naman. Kasi, ginawa mo na yung lahat eh. You did your best. Mm-mm. Tapos, napakahaba na noon, 7 months. Di ba? It's too long. Give yourself a break. Tama na. I-free mo yung sarili mo sa, sa pain. Huwag mo saktan yung sarili mo. Tsaka, don't waste your time na habol ng habol na wala namang mangyayari. Oo. Kasi kung nakikita mo na wala naman na talagang pag-asa. Yes. Hindi mo na talaga, parang ikaw na lang yung nagtatry na mabalik yung dating kayo. Walang mangyayari. So, kung wala na talaga sa akin. Yan. Deserve mo na talagang sumuko. So, i-google mo na lang yung time mo sa ibang bagay. O sa sarili mo. Enjoy yourself. Sabi nga niya, give yourself a break. Yes. Have a kid ka. Yun. Yun. Pero mahirap kasi yun yung may iwan ka. Sobrang mahal yung tao. Hanga ako yung sa mga taong ganyan, yung talagang hanggat may nakita silang pag-asa, ginagawa nila ng paraan. Tinan mo yan, 7 months. Diba? It's too long. Too long. Para sa, yung hoping ka pa rin. Hoping ka pa rin na maging kayo or Kasi for, may reason siya ba't siya umalis. So, para sa'yo, siguro tanggapin mo na lang para na lang din. Move on ka na lang din. Para matapos na yung lahat ng... Alam namin mahirap tanggapin, pero yun yung kailangan mo gawin. Accept na lang. Wala na talaga. Message mo rin kami. For sure. Pag kailangan mo ng kausap. For sure, may darating na bago. Soon. Yes. There's, sabi nga na, may niluluto si God for you. Yung hindi ka iiwan. Yung hindi ka papayangin. Yes. Hindi ka sasaktan. Yung hindi ka... Papaluluhay. Iyakin ang nga. Basta yung mamahalin ka ng mama. Yes. Yung papakasalan ka. Yung magiging kasama ka. Tanda. So yun. Kausa message mo kami kung kailangan mo ng kausap. Dahil maraming nag-PPM sa amin. Sino ba ba yung may nag-PM, di ba? Yun, yung iba po kasing nagtatanong is through PM. So, yun. Babasahin na lang po namin sa inyo kasi for privacy reasons. Hindi lang namin babagitin yung pangalan nila. So, ito yung itago na lang natin siya sa pangalang anong gusto mo? Ate. Itago na lang natin siya sa pangalang ate. Ito. Ang tanong po ni ate, seryoso ba yung lalaking umaamin sa chat na gusto ka pero pag nag-aaway kayo, binablock ka niya palagi? So, tanong, nagkita na ba kayo sa personal? Oo. Ang tinanong namin sa kanya kung nagkita na sila personal eh. Ang sabi niya, hindi pa daw. So yun parang hindi na talaga. Doon parang alam na namin yung sagot namin eh. Oo. Sabi namin sa kanya, kung hindi pa kayo nagkikita personally, parang hindi totoo yung relationship na ganyan. Huwag kang ma-fall sa mga... Huwag mong ibigay yung lahat mo sa ganun. Para sa ganun. Kasi parang hindi mo alam, ginugood time ka lang yan. Yung kachat mo pala, robot. Di ba? Hindi mo kasi sure eh. Kasi kung ikaw papasok sa relationship, yung nandyan sa tabi mo. Oo. Kung hindi man nandyan palagi sa tabi mo, alam mong totoo siya. Nakita mo na, nahawakan mo. Tsaka kung konting problema lang, ibablock ka kagad. Parang... Tsaka hindi mo alam, meron din palang... Ibang kachat yun. Diba? Ang dahil rin kachat. Kaya, don't waste your time sa mga ganong relationship. Uh-huh. Hindi worth it. Uh-huh. Ibuhos mo yung time mo sa totoong relationship. Next question is from ate number 2. Paano po maka-move on if your relationship lasts 2 years and 3 months? So, medyo matagal-tagal. Dinetail niya talaga yung tagal ng relationship niya. 2 years and 3 months. Paano maka-move on? Iba-iba kasi yung way
para ma-move on, di ba? Make yourself busy. Alam mo yun. Make yourself busy. Gumawa ka ng mga bagay na, ano, yung pagtutuunan mo ng pansin para makalimutan mo siya. Alam mo yun. Oo. Tapos yun nga, iwasan mo yung mga place na dati yung pinupuntahan. Mm. Para, kumbaga, hindi mo siya maalala. Go out with your friends. Go out with your friends. Tapos, hindi mo na mapapansin na unti-unti. Na slowly by slowly. Na yung situation. Na ano mo na siya. Parang nakakalimutan mo na siya. Yun nga, ika nga, time. Sabi ko, yun nga, sabi, time will heal. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa before. Nung kayo pa. I mean, i-enjoy mo yung pagiging single mo. Pero mahirap kasi talaga yung pag matagal. Oh, mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin. Lalo na mahal mo talaga yung tao. Madaming questions. Go out with your friends. Yes. Make yourself makatulong busy. Yan. Or, yun nga, message mo lang din kami. Oh, message mo kami. Load mo yung video namin. Dami. Dami sa YouTube yung mga nakakatawang video. Yun, manood ka ng mga nakakatawang video. So that's the end of our Pie Serie Episode 2. Sana po may mga natutunan na naman kayo sa mga naipayo namin. Yes. And kung meron po kayong comments or suggestions sa mga love problems nila, feel free na i-comment nyo sa page namin, Facebook. Yun. So i-message nyo lang po kami or i-PM sa mga katanungan pang nasa isip nyo. Yeah. And sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Yes. At yun, masaya po kami na meron kaming mga natutulungang tao. Mm-hmm. Hindi man namin napapakita sa inyo kung gano'n sila thankful or kasayang. Oo. Yun. May mga tao kasi nag-message sa amin na walang mapagkwentuhan ng mga situation nila. Yun. Parang nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang, nakakatulong kami. Kahit busy kami sa mga ginagawa namin. Kinakausap namin sila. Yeah, binibigyan talaga namin ng time. Kasi alam namin may pinagdadaanan sila. Yun. Salamat guys sa suporta. Yes. Sana patuloy pa rin kayong manood ng aming mga videos. Thank you so much and see you on our next video. Bye! Bye.